kayo, mga apo? Gandang umaga po, Lola. Gandang umaga naman. Lola, ang gaganda po ng mga baling na yan, ha? Gawa yan sa kung saan, saan lugar. Pero may kulang ito, eh. Yung gawa sa Bohol, espesyal yun, eh. Eh, bakit po espesyal, Lola? Ang banig na yon ay simbolo ng isang pamayanan na nagkaisa upang matagumpay nilang maipagtanggol ang kanilang kalayaan. Mahusay siguro ang leader nila. Talagang mahusay si Dagohoy na leader. Kaya ang sinabi ko sa inyo na banig, binigay sa kanya ng mga kaibigan niya tanda ng pagmamahal nila sa kanilang mabuting pinuno. Eh, bakit po siya naging mahusay na leader, Lola? Mahusay siya dahil sa pamamagitan ng kanyang magandang halimbawa sa pagiging matatag. Lahat sila'y nagbuklod at nanindigan sa kanilang paniniwala at ipinaglalaban. Ano po ang kanilang pinaniniwalaan at pinaglalaban, Lola? Eh, hindi ba mas mabuti kung kayo mismo ang makakasaksi kung ano nga talaga ba yung mga yon? Oo nga naman, Aya. Yung po bang banig ni Dagoy ang kailangan naming maibalik, Lola? Oo, mga bata. O sige, humayo na kayo at saksihan ang isang pamayanan na nagkakaisa sa paniniwala at damdamin. Gabriela Silang. Marahil sa isang linggo, narito na rin ang asawa ko at mga anak. Ako rin. Papanik na rin daw dito ang mga kamag-anak ko na naiwan sa pueblo. Pahirap daw ng pahirap ang lagay nila doon. Sa wakas, makikita ko na rin sila. Taga rito ba kayo? Parang ngayon ko lang kayo nakita rito. Opo, kararating na po namin. Kaya pala wala kayong dalang sisida ng inyong ani. Sa susunod, humingi kayo ng buslo upang marami kayong madala, hindi ba? Tama ka. Bakit po ba dinadala dyan yung mga ito? Bakit sa kamalig? Aba, alam mo ba, dyan iniimbak ang aming mga inaani at pinamamahagi ito sa bawat mga kasamahan. At para ang lahat ay may sapat na makain. Ang ipinupon lahat inaani ng bawat isang kasamahan ay para sa pangangailangan ng lahat. Baka siya nga, mukhang leader eh. Magandang gabi po sa kanila, Manay Dagohoy. Magandang gabi naman sa inyong lahat. Ano ba yung pinagtutulong-tulungan yung gawin? Isang banig na natatangi, Manoy. Iyahandog sa isang taong patangi-tangi. Mukha nga siyang mahusay na pinuno. Tingnan mo, parang mahal na mahal siya ng kanyang mga kasama. Binigyan naman at kahit mga bata pa ay tumutulong na at maaari ng pakinabangan. Kanina ba kayong mga anak, Noy? Ne? Manoy Dagohoy, hindi po ba makakapasok ang mga kawal na kastil at mga pare dito? Nako, itong si Tonyo. Hindi na nalimutan ang kanyang masamang karanasan sa kamay ng mga Kastila. Hindi madaling kalimutan ang nakaraan, Kaibet. Ako man, lagi ko naiisip ang mga kalupitang sinapit na akin. Lipi kami ng pura, paroko ng inabangan. Si Padre Gaspar Morales, isang Jesuita. Tumagi siyang basbasan na labi ng aking kapatid. Dahil ito raw ay namatay sa isang duelo. Mahigpit na pinagbabawal ng simbahang katoliko. Subalit kung tutusin, siya rin ang may kasalanan kung bakit nakipagduelo ang iyong kapatid. Inutusan niya itong pababain ng bundok ang isang tulisan, patay man o buhay. Wala akong magawa. Inilibing ko ang aking kapatid sa gitna ng parang. Na tila itinakwil ng lipunan. Mula noon ay nabundok na ako. Kasama mga kaisa sa damdamin. Sinalakay namin ang kumbento. Ang pananalakay na yon ay nasundan pa ng iba sa mga kalapitbayan.
kay daming nais makalaya sa pang-aabuso at pang-aapi ng mga Kastila. Kaya nga napagkasunduan natin na magsama-sama dito sa pook na ito. Isang pamayan ng nagtutulungan at namumuhay ng malaya. Kung tutuusin, ay nibigyan katarungan ng pang-aapi sa akin. Subalit patuloy pa rin ang pang-aapi sa iba. Sa ating lahat. Manoy Dagoy, hanggang kailan po kayo makikipaglaban? Ang tanging hangad namin ay ang buhay ng tahimik na may katarungan at pagkakapatid pa tayo. Kung guguluhin ni naman ang pamumuhay na yan, nakanda kami paglaban ng ating pamahalaan. Manoy Dagoy! May nakita daw po si Beto na isang plutong ng mga sundalo ng Kastila. At tila paggawin daw po sa direksyon ito. Tipunin ang lahat. Nagpapasalamat ako sa iyong mabuting pagtanggap sa akin. Lumalakas ang loob ko na pagbibigyan mo kami sa aming iniluluhod. Pumarito kayo, hindi bilang isang kaaway. Kaya mabuti ang pagtanggap namin sa inyo bilang mga kaibigan. Marami na ang pagbabago sa ibaba. Unang-una, ang Orden Recoletos na ang namamahala sa lahat ng mga parokya. Bagong pamamahala, ibang pamamaraan. Iisa pa rin ang inyong pakay. Tulad din ng mga iba't ibang sugo ng Gobernador General. Nais nyo kaming sakupin at ipailalim sa inyong kapangyarihan. Hindi totoo yan, Ginoo. Ang Gobernador General na si Jose Raon mismo ay may paabot na amnestiya. Amnestiyang total. Makababalik na kayo sa iyong pueblo at hindi kayo mapaparusahan. Kung gayon ay bakit pa kami kailangan bumaba? Masaya na kami sa pamumuhay namin dito sa pook na ito. Sa mga pueblo ay hindi kami nakatitiyak na maghahari ang katarungan at magkakapantay-pantay. Ikaw, Ginoo, ipagkakaloob sa iyo ang isang mahalagang posisyon sa pamamahala. Alam nyo na ito ay nangangahulugan ng isang masaganang pamumuhay. Huwag kang papayag! Huwag kang maniniwala! Ang kalayaan tinatamasan namin ngayon sa pamayanan ito ay hindi maaaring ipagpalit sa pinakamatayong panglungkulan. Kung gayoy ay uuwi akong bigo, magpapaalam na ako, Ginoo, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Pag-isipan nyo ng mabuti, Ginoo, ang mga alok namin sa iyo. Hindi na gumbago pa ang isip ko. Sana lahat kayo ganun din ang nasasaisip at kalooban. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi kaya, Ginoo, na kayo lamang ang nagnanais ng matagal na pag-aalsa? Hindi kaya na ang karamihan sa mga kasama nyo ay naghahangad ng panatag na pamumuhay sa pueblo na kasamang kanilang kamag-anakan? Naku, paano kung totoo nga ang sinasabi ng pari? Mamaya pa na kami sa pamumuhay dito. Kailaman ang gugulo dito. Pag-isipan nyo ng maigi, Ginoo, ang aking mga sinabi. Kaibigan Berto, ipaalam sa lahat. Magkakaroon tayo ng pulong. Apa. Nais kong iparatang sa inyo lahat ang napag-usapan namin ni Padre Pedro de Santa Barbara. Sugo ng mga Recoletos at ng gobernador. Ipinaabot niya sa atin lahat na maaari na tayong bumalik sa mga pueblo na hindi parurusahan. Huwag kayong mag-aalinlangan. Sabihin ninyo ang tunay ninyong iniisip at naramdaman. Yan ay inyong karapatan. Matagal na tayo nakikidigma at marami na rin tayo isinakripisyo dito. Naaalala ko rin ang maraming kamag-anak ko na naiwan sa pueblo. Kawawa naman sila, no? Oo nga. Ako man ay nawala na rin ng mahal sa buhay. Totoo, masakit. Subalit, makita ko lamang ang kaginhawaan ng isip at kalooban ng bawat kasama ko dito. Ang aking panlulumbay ay isang maliit na sakripisyo na lamang.
Malayo na ang ating narating. Malinaw natin na iparating ating mensahe sa mga dayo at higit sa lahat. Napatunayan natin na kaya natin ipaglaban ang ating karapatan. Ngayon pa ba naman tayo susuko? Kung ngayon tayo susuko, anong silbi ng kahit tagal nating pakikipaglaban? Ipagpatuloy ang laban! Hindi tayo susuko! Ipagpatuloy ang laban! Pakidala sa kubo ang banig na ito. Pakiingatan lang. Dahil ito ay simbolo ng amin. Pagkakaisa, paninindigan, at pagmamahal sa kalayaan. Tara. Ito na po ang banig, Lola. Maganda. Maganda talaga ang banig na ito. Lalo na't simbolo nito ang kasaysayan ng isang malayang payaman. Eh, Lola, ano po ang nangyari kinaman ni Dagoyan sa kanyang mga kasama? Nagpatuloy sila sa malayang pamumuhay ng mahabang panahon. At kahit namatay na si Dagohoy dahil sa katandaan, nagpatuloy pa rin ang mga kasama niya sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan. Gaano ho katagal, Lola? Mula sa 1744 hanggang 1829 o 85 taon. Wow! Ang tagal! Ang kasaysayan ni Dagohoy, ang kwento ng kanyang kabayanihan ay hindi kwento ng isang pinuno o tao lamang. Ito ay kwento ng buong pamayanan.